Morning mga kabisi, ayan, eto na naman po tayo at muli tayong magbibigay ng konting kaalaman sa bago nating putahe. Ito ay ang Isda in Tausi. Siyempre guys, bago ang lahat, ini-invite ko po kayong lahat na i-subscribe ang aking channel. Maraming salamat po. And guys, ang inyong nakikita ay ang mga sangkap na aking hinanda sa ating bagong recipe. Siyempre, number one ng ating main ingredients, ang talakitok. Napakasarap ng isdang ito at ang tausi, black beans. Siyempre, maalat to. Kaya yung sabaw na yan, babawasan lang natin mamaya. At siyempre, ang cornstarch. Ilulubog natin ng isda mamaya pag ipiprito natin. Ilalagay natin sa cornstarch na mayroong halong paminta at asin. Siyempre, ang oil na pagpiprituhan at paggigisahan ng gulay. Carrots. Siyempre, dyan ang garlic and onion. Ang walang humpay na magkapares. Ang nor cubes ang nagpapasarap sa ating lutuin araw-araw. Siyempre, spring onions, may tanim kami niyan. At ang pepper. Ang black beans guys, kung napapansin nyo, meron po siyang konting sabaw dahil gagamitin natin yan pang paalat mamaya. Okay guys, umpisa natin ang ating pagluluto sa paglulubog ng isda sa merong paminta at asin na cornstarch. Ayan guys, ginagawa po namin yan kapag magpiprito tayo ng isda dahil ang pagtalsik ng mantika ay nakakabwisit paminsan-minsan naman guys. Ingatan natin ang ating balat, no? Minsan na no, one time tayo sa mukha, wow, ang sakit guys. Di bali na makipagsuntukan ka dyan sa kalye, huwag ka lang matalsikan ng mantika. Ayan guys, balutin natin maigi para walang makawal ng mga fats ng isda. Maka-safety tayo sa mainit na mantika. Umpisa na natin guys ang pagpiprito ng talakito. Ayan guys, sa eksaktong init ng mantika, ilagay na natin ang isda. Guys, may tanong ako. Anong isda ang mahilig mag-TikTok? Ano? Eddie, talakitok. Tawa naman kayo dyan, oh. Hirap mong joke kaya. Ayan guys, kitang-kita na. Ang sarap ng pagkakaprito guys, no? Ganyan ang itsura kapag ang isda ng ating niluluto ay merong arena. Diba? Nakakatakam. Arena pa lang yan. Oh, I need cornstarch. And guys, syempre, ikot natin ang camera para naman mas lalo kayong matakam. Alam nyo guys, ang talakitok napakamura sa panahon ngayon dahil ang baboy nangunguna pa rin sa pagtaas ng presyo. Saan ka pa syempre mag-isda ka na? Compare mo ang presyo ng isda at ang baboy. Naku guys, unhealthy na, ang mahal pa. Kaya syempre, mag-isda na lang tayo. Masustansya na, mas mura pa. Ayan guys, okay na. Ang apat na pirasong pritong talakitok ay naka-ready na sa susunod nating gagawin. Ayan. Siyempre, magigisa tayo ng bawang at sibuyas, kaya maglagay ulit ng oil.
Sa mga oil guys, mas healthy ang oil kung vegetable ang gagamitin nyo. Sa panahon ngayon, dahil may COVID, kailangan lahat ng kakainin natin healthy. Napaka-importante na medyo mag-diet tayo ngayon dahil ang COVID guys, mas prone ka sa COVID kung ang katawan mo is medyo malaki ka. Delikado yan. Ihina ang puso mo. Kaya magbawas ng konting timbang guys. At next natin ay ang carrots. Yan, isa sa paborito naming gulay yan guys. Para sa akin, hindi lang gulay yan guys. Prutas yan. Gulay na naging prutas pa. Bakit? Kasi guys, kahit hilaw yan, masarap yan. Manamis-namis. Kinakain namin ng hilaw yan guys. Okay, sandali lang. Tanggalin natin itong di nahiwa. Mamadali kasi. Ayan guys, medyo okay na siya. Kaya lagyan na natin ng tubig. Yan. Saktong tubig lang guys ha, para hindi masyadong matabang yung pagkakaluto natin. Ayan nga, tulad ng sinabi ko guys, ang carrots ay napakasustansyang gulay. Gulay na prutas pa. Paminsan-minsan guys, papak kayo ng carrots. Pangpalinaw ng paningin. Okay, ang black beans ay narito na. Isa rin ang black beans sa napakasustansyang pagkain guys, lalo na sa mga diabetic. Advisable po ang beans para sa mga may diabetes. Yan guys. Konting halo lang. Ayun na, ang sabaw ng black beans. Nilagay ko po yan guys. Yan yung pinakaalat natin. Dahil kung kukuha ka ng sabaw ng black beans guys, pati yung aroma ng black beans, makukuha mo rin yan. Kaya kahit konting kulo lang yan, malasa na yung black beans. Nag-add tayo ng oil guys. Ang oil na yan, ginamit ko is olive oil. Ayan guys, ang nilalagay ko ay cornstarch. Yung cornstarch na pinatunaw ko sa tubig para may konting lapot. Ayan. Ayan guys, halo-haloy lang ng konti at hintay nating maging eksakto yung lapot niya dahil masarap ang sabaw nito sa kanin. Ayan, ilagay na natin ang pritong talakito. Ayan guys, patapos na tayo guys. Matitikman na natin ang napakasarap na talakito in Tausi. Ayan. Dahan-dahan lang guys ha. Pag natapon niya, yoko! Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood. Guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell para lagi po tayong updated sa aking bagong mga videos. Marami po tayong pagsasaluhan po tayo. Kaya guys, please do subscribe, like, and share. Thank you!